Quest Fanatics, ako si Heidi L. Faustino, ang inyong host para sa 5th episode ng Ignite's Anecdote. Short, amusing, and interesting story about the lives of the saint and other prominent figure of the Catholic Church. Ayon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 13, verse 7, may taong nagkukunwaring mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba naman ay nagbibihis mahirap, bagaman sila ay mayaman. Sa mundong puno ng ligalig at lahat ay laging abala, naguunahan sa pag-akyat sa tugatog ng tagumpay, kayamanan at kapangyarihan, may tao pa kayang mas nanaising mabuhay sa kahirapan? Meron. Panoorin natin ang episode na ito at alamin kung paano natagpuan ng isang dalaga sa gitna ng karukaan ang kayamanang walang kapantay at kapangyarihang nakapagpasuko sa isang batalyong naghasik ng takot sa buong Assisi. Si Santa Clara ng Assisi ay ipinanganak noong 16 ng Hulyo, 1194. Chiara of Reduccio ang kanyang tunay na pangalan at siya ang panganay na anak ni Nepomuceno Seifi, ang konde ng Sassoroso at ni Ortolana. Ang kanyang ama ay isa sa mga kinatawan ng mga sinaunang pamilyang Romano at ang kanya namang ina ay kabilang sa maharlikang angkan ng Fiume. Dahil nagmula sa isang mayamang angkan, siya ay may sapat na edukasyon. Naturuan siyang bumasa, sumulat at manahi. Siya ay hindi kinakitaan ng interes sa pakikihalubilo sa kanyang mga kauri sa lipunan at sa maranyang mundo na nakapaligid sa kanya. Ang pagkareligyosa ng kanyang ina ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kanya upang piliing ilaan ang buong buhay sa Panginoon. Likas na maalalahanin si Clara sa mga dukha. Katunayan ay ipinagtitira pa niya ang mga iyon ng pagkain mula sa kanilang hapag at personal na iniaabot ito sa kanila. Noong siya ay 18 taong gulang, ay dumating si San Francisco ng Assisi sa simbahan ng San Giorgio upang mangaral. Matapos makinig, ay lalong naging maalab ang kanyang mithiin na ilaan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Humingi si Clara ng tulong sa praile upang makapasok sa buhay relihiyoso at nangako naman si San Francisco na tutulungan siya nito. Noong mga panahong iyon, ay nakapili na ang kanyang mga magulang ng isang binatang mayaman na kanyang mapapangasawa, subalit ito ay kanyang mahigpit na tinutulan. Sa isang pagdidiwang ng Linggo de Ramos, suot ang kanyang magarang damit, ay dumalo si Clara ng misa sa katedral. Habang ang karamihan ay nagtutulakan patungo sa altar upang makakuha ng tangkay ng palmera, ay minarapat na lamang ng dalaga na manatili sa kanyang kinatatayuan. Napako ang mga mata ng madla sa dalaga nang bumaba ang obispo sa santuwaryo at iabot sa kanya ang palaspas. Iyon ang huling pagkakataon na nasilayan ng mundo si Clara. Sa pagsapit ng gabi noong araw ding iyon, 20 ng Marso, 1212, ay palihim na tumakas si Clara upang makipagkita kay Francisco na may kasamang ilang praile sa Porzioncola. Doon sa munting kapilya ng Mary of the Angels, ay inalis niya ang kanyang maranyang kasuotan. Matapos kupitin ni Francisco ang kanyang mahaba at Olandes na buhok, ay isinuot niya ang magaspang na tunika at makapal na belo. Sa mga sandaling iyon, ay nanumpa siya na ilalaan ang kanyang buong sarili sa paglilingkod kay Jesus na kanyang naging esposo. Pansamantalang nanuluyan si Clara sa San Pedro del Yabtese, malapit sa Benedictine Monastery. Ang kanyang ama na si Count Favorino, na umasa na balang araw ay maikakasal siya sa isang mayaman, ay lubhang nagulat sa kanyang naging desisyon. Ginawa ng huli ang lahat
upang hikayatin si Clara na magbago ng isip. Humantong pa siya sa punto na kinailangang kaladkarin niya ang anak upang umuwi, subalit na naig pa rin ang pasya ni Clara sa huli at walang nagawa ang kanyang ama kundi ang hayaan na lamang siya. Sa maikling panahon ay nanatili siya sa Angelo sa Paso hanggang sa napalipat sa kumbento sa San Damiano na mismong si San Francisco ang nagtayo. Ito ang unang komunidad ng Order of the Poor Ladies at nakilala din ito sa tawag na Poor Clares. Ang kapatid ni Clara na si Katarina na pinangalan ng Agnes ay nakasama rin niya sa nasabing monasteryo. Nanatili roon ang dalawa hanggang sa naitayo ang isa pang tahanan na malapit sa simbahan ng San Damiano. Sa paglipas ng panahon ay sumapi na din sa kanila ang iba pang kababaihan na nagnanais na maging esposa ni Jesus at mamuhay ng walang salapi. Nabuhay sila ng simple, malayo sa luho ng mundo at sa kahirapan na sang-ayon sa turo ni San Francisco na nagtalaga sa kanila bilang ikalawang orden. Si Clara at ang kanyang mga kasama sa kapatiran ay walang pansapin sa paa, hindi kumakain ng karne, nakatira sa isang maralitang tahanan at malayo sa ingay ng mundo. Umiikot ang kanilang buhay sa manual na gawain at panalangin. Gayunpaman, sila ay maligaya sapagkat ramdam nila na malapit sa kanila ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hindi tulad ng mga Franciscanong pari na malayang nakapupunta kahit saan upang mangaral, ang mga Clarisa ay nakatago sa kumbento. Noong taong 1216, ay tinanggap ni Clara ang kanyang pagiging abesa ng San Damiano. Bilang pinuno ng mga Clarisa, ay ipinagtanggol niya ang kanilang orden laban sa mataas na opisyales ng simbahan na nagnanais na ipatupad ang mga bagong alituntunin na ayon sa batas ng mga Benedictines sa halip na panatiliin ang mga tagubili ni San Francisco na mamuhay ng walang anumang pag-aari at pagkakasyahin na lamang ang anumang limos o donasyon. Sa bagong batas na isinulat noon ni Cardinal Ugolino ay pinahihintulutan ang mga orden ng mga relihiyoso na magkaroon ng pag-aari. Mahigpit niyang tinutulan ang pagbabagong nais ng kardinal na taliwas sa mga intensyon ni San Francisco. Nais ni Clara na sundan ang mga bertud at paraan ng pamumuhay ng huli. Noong 1228, nang nagtungo sa Assisi si Cardinal Ugolino upang i-canonize si San Francisco, dinalaw niya noon si Clara sa San Damiano. Kinumbinsi niya ang abesa na tanggapin ang ilang probisyon tungkol sa pagbabago ng batas, tungkol sa pamumuhay sa kahirapan, kaya inalok siya ng Papa na bigyan siya ng absolusyon sa bagong batas. Winika ni Clara na, "Mahal na Santo Papa, hangad ko na mapalaya ako sa aking mga pagkakasala. Subalit hindi ko hangad na mapalaya ako sa aking obligasyon sa pagsunod kay Kristo." Ang orden ng Poor Clares ay nakilala sa pamumuhay sa kahirapan at sa buhay na nakalaan sa panalangin. Ang panalangin din ang naging sandata ni Clara upang mapagtagumpayan ang dalawang pangyayaring naging banta sa mga taga-Assisi. Taong 1224 nang lusubin ng mga sundalo ni Frederick II ang bayan ng Assisi. Sa gitna ng karamdaman ay bumangon si Clara at lumabas upang itanghal ang Santissimo Sacramento. Inilabas niya ito at inilagay kung saan makikita ng mga kaaway. Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos na iligtas ang kanyang mga kapatid na hindi niya kayang proteksyonan. Sa sandaling iyon
ay nabalot ng takot at dali-daling nilisan ng mga sundalo ang bayan ng Assisi sa pamumuno ni General Vital de Aversa na hindi kasama sa unang pag-atake sa bayan. Tinipo ni Clara ang mga kasamahang madre at sabay-sabay na lumuhod at taimtim na nanalangin para sa pagkakaligtas ng bayan. Biglang dumating ang malakas na bagyo. Nawasak at nagkapirapiraso ang mga tinutuluyan ng mga sundalo na naging sanhi ng kanilang pagkataranta at agarang paglikas. Ganun na lamang ang naging utang na loob ng mga taga-Assisi kay Clara na naniniwalang sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, sila ay naligtas at dahil dito ay mas umigting pa ang kanilang pagmamahal sa malaanghel na abesa. Nagkaroon ng karamdaman si Santa Clara at lumala ang kanyang kalagayan sa paglipas ng panahon. Subalit hindi kinakitaan ng pagkagupo ang madre. Sa labis na galak ay kanyang nasambit. Sabi nila, kami ay dukha. Subalit maituturing bang dukha ang isang pusong pinananahan ng Panginoon? Dahil sa karamdaman at kahirapan, ay tuluyang nanghina si Clara at naramdaman niyang nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Nahihirapan man ay pinilit niyang tumayo upang maghabi ng sinulit at ginamit niyang sisidlan ng korporal na yari sa sutla. Ipinagbili niya na ipamahagi ang mga ito sa mga simbahan, sa kapatagan at maging sa mga kabundukan ng Assisi. Hindi nagtagal ay ipinatawag na niya ang mga kasamahan sa kapatiran at ipinaalala sa kanila ang mga biyayang natanggap mula sa Panginoon at hinikayat silang manatili sa pamumuhay sa kahirapan ng may kabanalan. Dumating si Pope Innocent IV sa Perugia upang dalawin ang malapit ng pumanaw na santa na noon din nakatanggap na ng huling sakramento mula kay Cardinal Reynaldo. Naroon din ang kanyang kapatid na si Agnes upang pag-aanin ang kanyang kalooban. Gayun din si Leo, Angelo at Juniper na mga unang nakasama ni San Francisco. Hiniling din ni Santa Clara na basahin sa kanya ng malakas ang pagpapakasakit ng Panginoon mula sa aklat ni San Juan, katulad ng ginawa nila sa oras ng kamatayan ni San Francisco sa Porzioncola, 27 taon na ang nakararaan. Bago magbukang liwayway ng 11 ng Agosto, 1253, ay mapayapang pumanaw ang abesa ng mga Clarisa sa edad na 59. Pansamantalang inilagak ang kanyang mga labis sa kapilya ng San Giorgio, kung saan unang narinig ng Santa ang pangangaral ni San Francisco na pumukaw sa kanyang puso. Dito nanatili ang kanyang katawan hanggang sa maitayo ang permanenteng simbahan na paglilibigan sa kanya. Taong 1255, makaraan ang 2 taon ng kanyang pagkamatay, ay opisyal na siyang idineklarang Santa ni Pope Alexander IV. Hindi din nagtagal ay sinimulan nang itayo ang simbahan ng Santa Chiara na alay sa kanyang kadakilaan bilang 2nd santo ng Assisi. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Filippo Campello, isang tanyag na arkitekto ng mga panahong iyon. 3 ng Oktubre taong 1260 nang muling hukayin ang kanyang katawan sa kapilya ng San Giorgio upang ilipat at permanenteng ilagak sa ilalim ng altar ng bagong tayong simbahan. Bilang pagkilala kay Santa Clara, ay pinalitan ni Pope Urban IV ang pangalan ng Order of the Poor Ladies ng Order of St. Clare noong 1263. Si Santa Clara ay itinalaga bilang patron ng telebisyon
noong 1958 ni Pope Pius XII. Ayon sa kwento, noong nakaratay si Santa Clara at hindi makadalo sa misa, ay nakikita at naririnig daw ng huli ang pagdiriwang mula sa dingding ng kanyang silid. Siya rin ang patron ng mga may karamdaman sa mata, mga platero ng ginto at mga labandera. Madalas inilalarawan si Santa Clara na may hawak ng monstrance bilang pag-alaala sa panahon na napaalis niya ang mga sundalo sa may pintuan ng kumbento sa pamamagitan ng banal na sakramento. Tuwing 11 ng Agosto, ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan. Na-inspired ka ba sa buhay ng kwento ni Santa Clara? Kanyang pinatunayan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan at kayamanang mayroon tayo sa lupa. Ang walang hanggang kasiyahan ay kanyang nasumpungan sa pagkakatagpo niya kay Kristo nang piliin niyang mamuhay sa kahirapan at walang inaasahan kundi ang Diyos. Nawa ay matutunan natin magbahagi sa ating mga kapuspalad na kapatid at sa bawat tulong na ating ipagkakaloob sa ating kapwa. Naway makita natin si Kristo sa kanila. See you on our next video. We at SP Power Media make positive contributions.